Up? Yes, good up. Stay. Yes, good boy. Hello guys and welcome back to our channel. And again, I'm Kid Arthurs. So andito ulit tayo ngayon sa dog training with Boris. At ngayon ay day 3 na natin. Okay, so ang gagawin natin ngayon kay Boris is i-improve lang natin yung naturo natin sa kanya for the past few days. So ang naturo natin for the 2 days period ay yung down. Tapos in-improve lang natin yung sit. And then aside from improvement ng down, magtatry na rin tayo magdagdag ng bagong commands, which is yung up naman. Down? Yes. Okay, so napapansin ko, nagagawa na niya yung down. Ngayon, nung pinasit ko siya galing sa down, hindi siya nagsisit agad. So, kailangan turuan pa siya or ilure pa siya. Sit? Sit? Yes! Good boy. Okay, so yun yung next command na ituturo natin, yung sit naman galing sa down. Okay, so, please remember, kaya every action pala, no? Kumbaga, ang ginawa natin before, diba, is galing sa stand kasi yun, sit, yun palang alam niya. Pero paano yung galing sa down, papunta sa sit? Kailangan natin ituro sa kanya kung ano yung action or ano yung, kung paano niya gagawin. Kasi basically, hindi pa siya marunong nun. So, ilulure ulit natin. Lure muna, tapos hanggang sa pag nasanay na siya sa lure, try natin tatanggalin yung lure. Sit. Yan. So, walang lure, hindi pa siya marunong mag-sit. Galing sa down. Sit. Yes, good boy. Okay. Sit. Down. Sit. Sit. Yes, good boy. Sit. Yes, good boy. Sit. Yes, good boy. Sit. Yes. Good sit. Sit. Ayan. So ito yung sinasabi ko sa inyo, galing sa down, pag sinabi natin yung sit, hindi pa niya alam kung anong gagawin. So ganun lang ulit, lure. Yes, good boy. Tapos sit. Sit. Yes, good boy. Okay, so kagaya lang ng ginawa natin before doon sa down, so ulit-ulitin lang natin yung lure hanggang sa alam niya kung anong gagawin. So galing sa down, sit. Yes, good boy. Okay, from down, sit. Sit. Look at me. Boris, sit. 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 Yes, good boy. Leave it. Look at me. Look at me. So medyo na-distract siya. Boris. A few moments later. Kanina medyo hirap tayong pasunurin siya kasi nadidistract siya, tsaka yung food, kasi bagong food ang binigay natin sa kanya, yung dog biscuit. So may possibility na baka hindi lang niya masyadong gusto yung food kaya hindi siya sumusunod. Hindi niya sinusundan yung amoy. So ngayon, pinalitan natin ng manok para mas mapasunod siya. Okay, so for the information lang din ng lahat, so hindi naman forever yung ganitong klase ng dog treat ang ibibigay natin, no? So actually ito, ginagamit lang to kapag tuturuan mo talaga siya na hindi pa niya alam yung action. So basically, pag natuto na naman niya, pag alam na niya kung anong gagawin in the future, kahit nga minsan ay kahit wala ng dog treat, susunod na yan sa'yo. So pwedeng clicker na lang. Pwede rin kahit yung ginamit natin kanina, kapag kabisado na niya yung action, hindi na rin kailangan na ganitong manok, pwede na rin yun. Okay, so in the meantime, since tuturuan pa natin siya ng galaw, so yung pagkain talaga na gusto niya ang gagamitin natin, which is itong manok. Okay, so tuloy natin. Sit. Down. Yes, boy. Nakita niyo, ang bite-bite niyo. Okay, so ngayon, from down, sit. Sit. Yes, good boy. So yan yung next target natin na dapat matutunan niya. From down, papaupoy natin siya or sit. Sit. Yes, good boy. Sit.
Pero narunong. Sit. Yes, good boy. So yung down, hindi ko na siya binibigyan ng food. Kasi alam naman natin na marunong na siya nun. So from down, papunta sa sit, doon ko ibibigay yung food. Sit. Yes, good boy. Yan. So tumayo lang siya, inantay ko lang mag-sit para alam niya na yun ang dapat gagawin. Sit. Sit. Yes, good boy. Nag-lure pa rin ako pero konti na lang. Sit. Yes, good boy. Down. Down. Yes. Sit. Sit. Gesture lang tayo ng konti. Sit. Yes, good boy. Sit. Yes, good boy. Down. Okay. So yung down clicker na lang ang gamit ko, wala nang treats. So doon tayo magpo-focus sa down papuntang sit. 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 Yes, good boy. Sit. Down. Sit. Sit. Yes, good boy. Sit. Down. Sit. Sit. Yes, good boy. Sit. Yes, good boy. Okay, konting improvement na lang. Leave it. Leave it. Yes, good boy. Leave it. Boris. Yes. Okay. So, kung napansin nyo, na-distract siya. Pinigilan ko siya, no? So, ang word na ginagamit ko, leave it. Leave it. At pag umarap sa sayo, automatically, bibigyan mo ng reward. So, from time to time, pag naka-experience kayo ng distraction, leave it. Yes, good boy. Yan. So, ganun. So, once na, leave it. Nope. 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 Yes, good boy. Sit. Yes, good boy. So, ganun lang, no? Immediately, kapag na-distract siya, may tinatahulan habang nagtitrain tayo, pwede niyong pigilan ka agad. So, leave it. Tapos, pag umarap sa'yo, clicker and treat. So, ganun lang. Para alam niya na mali yung ginawa niya. Tama yung titigil siya. Okay, sige. Tuloy tayo. After nito, unti-unti natin i-introduce ngayon naman yung app. Sit. Sit. Yes, good boy. Gusto niya yung manok, kaya dali siya maturuan pag ganito. Sit. Yes, good boy. Yun. This time, hindi tayo nag-lure. So, kahit hindi pa niya masyadong kabisado yung down papuntang sit, pwede naman ulit-ulitin yun. So, ngayon, umpisahan natin yung up naman. Yes, good boy. So, ganun lang yung up. From sit position, ilulure mo lang siya para parang kabaliktaran siya nung from up to sit. From stand position to sit. This time naman, pasusunurin mo siya ng forward movement para sumunod siya sa pagkain at para makatayo siya. Okay? So, kanyari ganyan. Yan, yes. And then, mamaya, mag-introduce tayo ng word na up. Paupuin muna natin. Sit. Up. Hanggat di siya nag-up. Sige, mamaya natin sasabihin yung up pag tumayo siya. So, posisyonin mo lang siya sa pagkain paharap para mapilitan siyang tumayo. Sit. Sit. Daan-daan lang para tumayo. Yes! Good boy. Okay. Hindi ko pa sinasabi yung up. Sit. 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 Yes. Up. Yes, good up. Sit. Up. Yes, good up. Up. Okay. Yes, good up. So, importante na huwag nating bibigyan ng food o huwag niyong i-click yung clicker hanggat hindi niya ginagawa yung pinapagawa natin sa kanya, which is this time yung app. So, maging strict tayo sa pagbibigay ng reward and yung clicker. Sit. Up. Yes, good up. So, nakita niyo? Nag-up siya. Up. Yes, good up. Up. Yes, good up. Yan. Dali na niya matutunan. Up. Yes, good up. So, pag naturo na natin sa kanya yung app, ang susunod na nito ay stay. Kailangan mamaster niya. Sit.
up. Yes, good up. Up. Yes, good up. Marunong na siya agad. So yung pag sit galing sa down, pwede naman yun balikan sa next day or sa susunod na ano, ulit-ulit nilang yun. At least nakapag-introduce na tayo. Up. Yes, good boy. Okay, so ngayon try natin combination ng lahat ng command na tinuro natin. Sit. Down. Down. Yes, good boy. Sit. Sit. Yes. Up. Yes, good boy. Doon siya nahihirapan yung part na galing sa down, magsisit siya. So yun, i-improve na lang natin. At least nakakapag-up na siya ngayon. So ang gawin niya lang siguro sir, from time to time, practice-practice niyo lang siya. Kahit bago kumain sir, pwede yun eh. Bago niyo siya pakainin, i-ano niyo muna siya ng sit down up bago niyo ibigay yung pagkain. Up! Yes, good boy. So nakapag-up na siya galing sa down. Okay, so try natin ngayon yung stay. Stay. Yes, good boy. Okay, so sa stay pa lang, technique naman dito, hindi agad tayo lalayo. Mag-umpisa tayo muna sa malapit na distance galing sa kanya. Tapos pag sinabi mong stay, magantay lang tayo ng ilang delay. At pag hindi siya gumalaw, reward. So ganun. Sit. So ang gawin mo natin ngayon is sit, stay. Stay. Okay. Pag ganun, sumunod siya, wag natin bibigyan ng reward. So gagawin mayin natin ng technique dito. Stay, tapos sa atras ka. Pag umatras ka na hindi siya gumalaw, reward. Clicker and reward. Okay. Sit. Stay. Nope. Okay. Kung masyadong malayo, ang gawin natin, i-adjust natin yung distance. So, malapit lang muna. Bago natin. Kasi kung ganun kalayo, gumagalaw na siya. Try natin, huwag muna lumayo ng ganun kalayo. Stay. Yes, good boy. So, ganun lang muna, no? Para malaman lang niya na yun yung stay. Sit. Stay. Stay. Nope, stay. Stay. Yes, good boy. Okay. So, palayo tayo ng palayo. Sit. Stay. Stay. Okay lang yan kahit mag-down siya. Basta mag-stay lang siya. Yes, good boy. Okay, so nakita nyo medyo lumayo ako ng konti, no? Kaysa sa distance kanina. Stay. Stay. Nope. Masyado yata akong malayo. So, ulitin natin. Yes, stay. Stay. Yes, good boy. Stay. Yes, good boy. Stay. Yes, good boy. And guys, so tigil muna tayo for today. So we will continue tomorrow or the other day. So ngayon ang nagawa natin kay Boris ay na-improve lang natin yung down, which is kaya na niyang mag-down kahit walang lure. Tapos dinagdagan na natin ng up. And then nadagdagan din natin ng stay. Pero hindi pa masyado yung stay. Kailangan pa niya ng improvement, no? Pero napansin natin kanina, nakapag-up na siya ng walang lure. So at least nagagawa na niya yung sit, down, tsaka up. Tapos yung stay, improve na lang natin sa next training session natin. Okay? So at least nakalakad na ako ng konti. So ganun lang yung technique ng stay. Mag-umpisa ka sa malapit lang muna. Pa-upoin mo siya or pwede na rin yung down. Basta yung command na stay, atras ka lang ng konti. Tapos pag hindi siya gumalaw, after a couple of seconds, so may delay lang, bigyan mo siya agad ng food. Yes, tapos clicker, tapos treat. So, yung layo ng distansya mo sa kanya, unti-unti mong palalayuin. Kumbaga, unti-unti ka atras ng malayo habang tumatagal. Tapos yung tagal din nung pag-stay niya, patatagalin mo rin yun habang nag-i-improve siya. So, yun lang kailangan nating improve. Yung layo at saka yung tagal ng pag-stay niya. Okay, so that's all for now. So, watch out for our next video. So, abangan nyo lang yung aming next day, day 4. So, that's all for our day 3, dog training with Boris. Okay, thank you for watching and please don't forget to click like and subscribe to our channel. Bye-bye!
We'll be right back.